Good morning. Welcome back to my YouTube channel. So guys, kung naligaw ka lang o baguhan ka lang sa channel ko, so papindot naman ang subscription. So isama mo na rin ang notification bell para updated ka sa araw-araw na sa lagi kong ina-upload na video. So guys, ang pag-uusapan natin ngayon, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Quintin Paredes. So guys, nakikita ninyo yung sitwasyon natin dito ngayon. Ito yung Quintin Paredes na ito ang natatanging karsada dito sa Binondo na papasok papuntang Divisoria, Tondo. So ito yung karsada na ito ang laging busy. So nakikita ninyo yung kahabaan niyan. So yan guys, yung zoom ng kahabaan niyan. So ang pag-uusapan natin sa traffic na inaabot nitong Quintin Paredes ay itong bagong project dito sa gitna, sa ano mismo, sa karsada mismo nakalagay itong mga butas-butas na ito na gagawing pundasyon. Ito po gagawing pundasyon ng street light. So nagtatanong po tayo sa may kinaukulan kung ito ba ay di kaya ito ay magiging delikado sa ating mga biyahero sa gabi. So tayo po ay ordinaryong citizen lang, na concerned citizen lang, na nagtatanong kung ito ba ay di kaya peligro sa ating mga biyahero sa gabi itong ano na ito, itong project na ito. So tayo naman ay sumusuporta sa project ng ating buting mayor na si Isko Dumaguso Moreno. So kanyang mga trabaho. So tayo ano, nagtatanong lang kung ito ba ay hindi makakaapekto sa ating traffic. So tayo po ay nagtatanong lang, mahal na mayor. So ito po yung project na ito, so alam ko ay para rin sa Manilino. So ang tanong po natin ay ito ba ay hindi kaya delikado sa ating mga biyahero sa gabi. So ito po yung mga butas-butas na ito na gagawing pundasyon. Pundasyon ng magiging street light dito sa karsada. So ito sila mga gumagawa. So ayan. So mabilis po itong project na ito. So ito po yung sitwasyon. Ano? Uwi na kayo? Sakay na uwi, sir? Dito lang? Manila? So, yan. Sige. Abay, yan yung mga kababayan natin na mga biyahero kung saan ay sinusuong nila itong traffic dito sa Quintin Paredes. Kaya ito'y tinatanong natin kung hindi kaya makaka-apekto sa ating kasalukuyang traffic dito itong project na ito. So, ang alam kasi natin itong ating buting mayor ay nililinis niya yung lahat ng obstacle dito sa ating mga karsada. So ito pa guys, at ito pangilang poste na ito magmula doon sa arko ng Chinese. So 1, 2, 3, 4, pangapat na butas na ito. So hanggang simbahan tong butas na ito. So isa ito sa mga butas dito. So guys, tayo po ay sumusuporta sa lahat ng proyekto ng ating buting mayor. At ito naman ang video natin na ito ay nagtatanong lang sa atin mga kinaukulang kung di kaya makaka-apekto ito o magiging peligro sa ating mga mamamayan. So ito po yung pangunahing karsada dito sa papasok itong Quintin Paredes nito. So nakikita ninyo guys kung gaano kabisi araw-araw itong karsada nito. So
di kaya magiging lalong magiging matraffic dito kung matapos itong project na ito. Kasi nasa karsada na itong street light na ito, kaya ito itinatanong natin ating mga kinaukulan kung hindi makaka-apekto itong sa traffic dito sa kaabaan ng Quintin Paredes itong ano na ito, itong project na ito. So nagtatanong lang po, at ito panglima na butas. So ito po ay mahigit 10 yung butas na ito hanggang simbahan. So ito po yung sitwasyon dito sa kahabaan ng Quintin Paredes. So araw-araw po ganito yung sitwasyon dito sa Quintin Paredes na ito. So yan guys, at yan po ang ating katanungan dito sa kahabaan ng Quintin Paredes na ito. Kung sakaling matapos na itong project na ito, so di kaya lalong bibigat yung traffic natin dito. So nagtatanong lang po, kasi tayo naman ay supporter ng ating butihing mayor kung saan-saan na project niya. So ito guys, yung mga butas na ito ang magiging pundasyon ng mga poste na yan. Oh, kaway kayo. Yan. So, uwi na. Hi sa mga fans. Kasi yung sa chorus natin mga fans. And yung sa mga pinagbibigan ng abulon. Thank you. Guys, at updated ko lang po kayo dito sa sitwasyon ng ating natatanging karsada papasok dito sa may Binondo. So ito po yung sitwasyon sa karsada na ito. Ito yung Quintin Paredes. So along Quintin Paredes po ito. So ito po yung karsada na ito na lalagyan ng street light sa may karsada mismo. So yan po ang ating katanungan mga kababayan, at takatanungan natin sa mga kinaukulan kung hindi ba ito makaka-apekto sa ating natatanging karsada na papasok ng Binondo papuntang Tondo hanggang Divisoria. So ganito po araw-araw ang kabigat ng traffic dito. So ang tanong natin po sa mga kinaukulan, so di kaya ito mga street light na ito ay magiging peligro sa ating mga biyahero sa gabi? So nagtatanong lang po, dahil tayo ay suporta naman sa lahat ng proyekto ng ating butihing mayor, at tayo naman ay nagtatanong kung hindi ba ito makaka-apekto ko sa ating mabigat na traffic araw-araw dito sa Quintin Paredes.
Ayan. So mayiging 10 na butas po ito. Ito yung mayiging 10 butas to. Ito yung pagtatayuan ng pundasyon ng street light kung saan sa karsada mismo. Ito po ang sitwasyon ng karsada na ito, itong Quentin Paredes na ito, araw-araw. So ganito po kabigat lagi itong karsada na ito. Ito kasi ito lang po ang pangunahing karsada na malaki papasok ng Binondo papuntang Divisoria, Tondo. So lagi na ganito na ang sitwasyon. So di kaya lalong makakasagabal sa traffic natin itong street light na nasa karsada mismo. So nagtatanong lang po kasi alam natin pag may street light hindi mismo sa karsada. So ito ay nagtatanong lang at concern lang. So, kung ano man ang kalalabasan ng itong proyekto na ito ay suportado po natin ang mahal nating buting mayor. So, tayo naman ay nagtatanong lang. So, shout out sa iyo, Mayor Isko Moreno. Good morning sir. So, mabuhay ka. Maraming salamat sa iyo. So, ito po ang isa sa proyekto na buhayin ang Maynila.
update po dito sa karsada ng Quintin Paredes papasok ng Binondo. So update po kung saan ang araw-araw na traffic. Na sinusuong ng ating mga kababayan. So, ito po ang sitwasyon. So, yan po yung ating tinatanong sa mga kinaukulan. Ito pong butas na ito ay may git 10 pagmula Arco hanggang simbahan ng Binondo. So, ito po ay lalagyan ng pundasyon ng poste ng street light. So dito mismo sa karsada. So nakikita ninyo yung guhit na ito. So yan, pasok na pasok. Kayo na po ang bahala sa ating mga katanungan. So, papakita ko lang po ang sitwasyon araw-araw sa karsada na ito.